Heto nga daw mga idol ang point guard na maaaring maging kapalit ni D'Angelo Russell sa team ng Lakers next season. Pero bago yan mga idol ay ito muna nga ang mga nasabi ni Aaron Gordon sa team ng Miami Heat bago nga sila magharap sa NBA Finals. Pero sinabi ni Aaron Gordon mga idol na itong Miami Heat daw they fight, they scrap, wala daw quit dito sa mga player na ito. At mga fearless daw at mga disiplinado at pati na rin daw they are well coached. We're not looking at their seed nga daw or ang storya na meron ng team ng Miami Heat at nire-respeto nga daw nila itong kanilang makakalaban. Well, in summary, pagbibigay ng credit, pagbibigay ng respeto ni Aaron Gordon dito nga sa team ng Miami Heat ngayong makakalaban nga nila ito sa NBA Finals. And well mga idol, sino pa naman ang hindi re-respeto dito sa team ng Miami Heat? Sa first round pa lamang mga idol ay pinataob na nila ang number 1 seed na Milwaukee Bucks. Pinataob ang New York Knicks at ang number 2 na Boston Celtics. And I think mga idol, ayun ay pagpapatunay lang dito nga sa team ng Miami Heat kung gaano nga sila kalakas. Sa tatlong serye nga na kanilang nilaruan, lahat sila ay underdog. Ayon sa mga reporters ay hindi sila mananalo. And guess what, sa tatlong chance ang yon ay tatlong beses din nilang pinatunayan kung sino talaga sila. Kaya naman for sure magiging very exciting ang NBA Finals natin mga idol dahil itong very solid at talagang masasabi mong malakas na Denver Nuggets team ay kakaharapin nga ang very surprising, sneaky good na team ng Miami Heat. At ngayon nga mga idol ay pag-usapan na natin ang mga bali-balita patungkol sa Lakers. Ang mga rumor nga sa kanila about sa gagawing move ni Rob Pelinka ngayong off-season na nila. At interesado nga daw ang LA na gamitin itong si D'Angelo Russell mga idol na bilang parte nga ng sign and trade para nga makuha itong si Fred Van Fleet mula nga sa team ng Toronto Raptors. And well mga idol, I think kilala nyo naman na kung sino nga ang player na ito. Kasali nga siya sa 2019 championship team ng Toronto Raptors. At mga idol, yan nga ang kanyang advantage over dito kay D'Angelo Russell. Kaya naman medyo nagugustuhan ng mga Lakers fans itong ang balitang ito. Halos parehas lang din naman kasi ng production itong si D'Lo pati na rin si Van Fleet. Itong si Fred mga idol, 19.3 points per game, si D'Lo 17.8, 4.1 rebounds kay Fred, 3.0 rebounds naman kay D'Lo, 6.2 assists ni D'Lo ay 7.2 assists naman ni Fred Van Fleet last season. And well mga idol, mas better lang ang shooting splits nito ni D'Angelo Russell, mas efficient lang siya. Pero mga idol, mas experienced nga daw itong si Fred mga idol sa big moments kung saan mga idol, dyan nag-struggle itong si D'Angelo Russell lalo na netong nakaraang playoffs. Kaya naman mga idol, it's definitely an upgrade nga daw ayon sa mga Lakers fans kung sakali na matuloy ng team ng Lakers na itong ang interest pa lang lamang nila dito nga sa seasoned veteran championship experience na si Fred Van Fleet ng Toronto Raptors. At may connection din itong si Fred mga idol sa superstar ng Lakers na si LeBron James. Dahil siya this year ay nag-sign nga mga idol dito nga sa Clutch Sports Group kung saan mga idol si LeBron James nga at ang kanya kaibigan ang nangunguna dyan. So kaya naman mas lalo pang nag-intensify, mas lalo pang nag-init ang mga rumor ng posibleng pagpunta neto ni Fred Van Fleet sa team ng LA next season.